Yan, hello guys. Good afternoon. So, mainit kaya ako nakahubad. So, may repair tayo dito guys. This is Sapphire Pulse RX 6600XT Gaming OC 8GB. Yan, so ito siya. Yan. So, dual pan lang po siya guys. Ayan siya. So, ang problem nito, pixelated din. So, ibig sabihin may display. Okay? So, natesting ko na siya guys. May display. Tapos yung ibang port wala. So, yun ang issue. Nagpipixelated. So, alamin natin kung bakit nagpipixelated. So, bubuksan natin. So, nabuksan na siya ng may-ari. Hindi po ako nagbukas niyan. Ayan. So, titingnan natin bakit siya pixelated. Okay? So, yung repair natin ay... So, yung nakaraang repair natin ay Isurix. So, ganun din ang problema. Pixelated din. Sapphire. Ito ay RX. Ano naman to? 5600 XT. DDR6 naman to. So, may nakasalang tayo doon na cleaning for nakababad. Ano naman siya? Yung Isurix. Ang problema, may display din. So, sunod-sunod, puro may display yung repair natin. Ang problema, pixelated. Okay? So, saktong-sakto lahat. Bawat repair natin, laging ganun. Nag-uusap sila eh. Nag-uusap yung mga clients natin. Lahat may display, tapos, ano, pixelated naman. So, ayan. So, ito guys, may display ha. Hindi na natin ito testingin. Matik yan, may display. Kailangan pag tinesting natin, may display. Okay? So, pixelated. So, pag ganyan, so, natesting ko naman siya guys. Yung na-show dito sa video natin. Yeah. So, with display. Okay? Kalawangin na to ha. Puro kalawang na yung mga tornilyo. Oops. Yan lang. Malulus thread. Ay, patay tayo dyan. Loose thread. Kataon nga naman. Kalawangin na guys. Ay, patay tayo dyan. Kalawangin na siya. Yeah. Wala kalawangin yung ano. So, i-drill pa natin para mabuksan. So, lost thread siya guys. Lost thread. Kalawangin na. Wow. Kalawangin na siya guys. Tapos yung maliit na chip pa naman, isa pa to, isa na to. Yan, sakit nila, ganyan. Itong chip na malilinggit na ito guys. Yan, ito pala yung inaamag na ang PCB. Hahaha. So, kaya sigurado. Ay. Tapos, ano na siya oh. Kinakain na siya guys. Now, siguro malamig yung... Sa tingin ko guys, aircon sila kasi yung amoy nung pinadala niya is amoy aircon. Yan. So, kinakain na siya guys ng kalawang. Ayos. So, ang thermal pad size natin ay siguro 1mm. So, hindi ko lang sigurado. Makapal na ito nandito eh. So, ito ang issue nito. Thermal pad papalitan. So, kinakalawang na siya. Loose thread na nga yung tornilyo. Pati yung coil, kalawang na oh. Pahirapan tayo nito sa... So, may display guys. May display again. So, pero ito ay inaamag. Kinakalawang at inaamag. So, yan ang ating i-re-repair. Kinaamag at kinakalawang. Wow! Puro amag na... aircon siguro sa kanila. Sana all may aircon. So, yan ang problema. Hindi mabuksan. Ang problema, hindi natin siya mag-grinding. Kasi nakalubog yung tornilyo. Inalawang na po kasi siya. Sana all ma-repair.
Pakita ko sa inyo guys yung mga kalawang. Ayan. Ayan, so ayan guys. So, ha, patay tayo dyan. Papalitan yung coil. Wow, sana all kalawangin. Ayan, so di bali na guys, tayo meron naman tayo ditong na mga donor. Papalitan lang natin yung mga coil kasi kinain na po ng kalawang. Sana oil. Oh, nangyari din sa ano. Tunaw na yung thermal pad. So, I think hindi pa naman ito siya. Titingnan natin kung putol yung metal. Kung hindi kasi putol ang metal, pwede pa yan. Kapag hindi, ay papalitan natin. Ano sa aircon ito guys? Nag-moist. Parang yung ano niya, you know, halos lahat pala siya. Pero at least swerte guys, may display. Yan, swerte pa rin tayo, madadali pa. Actually guys, nung ganito, mahina ang successful rate nito, nung gantong unit. So marami ako nito dito. Ayan, puro ano siya oh. Puro siya, amag. Kulay puti-puti. Ano kayang nilagay dito? So, ayan no, kinakalawang na siya guys. So, tatagal pa ba to? So, malalaman natin yan after ultrasonic cleaning. So, manipis yung GPU chip nito. So, siya na yung ma-repair natin. So, thermal pad replacement. Ayan, ultrasonic cleaning ang the best na solusyon. Samsung ang memory. Ito guys ay 8GB. Pero AP. Ito yung latest version guys ng mga memory. This is 2GB each. So latest version yan guys. Yan ang maganda. Hindi na kailangan ng marami ng memory. 4 pieces lang siya. 2GB ang isa. Kasi this is... Yeah, ito yung latest version guys ng GPU chip ng AMD. Kaya lang mahina ito guys sa init. Madalas shorted. Ang madalas nasisira dito guys ito. Itong IC na to. So may mga na-repair na kasi ako nito. Kaya lang may problema ako. Tornilyohan. Yan, kinalawang po siya. Paano ko kaya ito masusolusyonan? Okay. So, hanap muna ako ng pang-grinding. So, grinding muna tayo. Grinding. At talaga namang kalawangin na. Dito tayo. Huwag lang lubat yung ating pang-grinding. Excuse me. So, yan. Gagrinding natin. Okay. Siya ng oil. Sana'y matanggal. Ah.
Sir Flat Screw. Naku, patay tayo. Hindi matanggal. Ayaw matanggal niya, guys. So, hanap tayo ng paraan. Okay, try natin dito. Baka ito ang kakaya. Ay, wala. Patay tayo. Nakakalawang na rin pala to. Pilot na eh. Ah, wala. Ayaw matanggal. Wala. Ayaw matanggal, guys. Alawangin na. So, grinding.
Ay, sorry, wala pala tayong sound. So, ayan guys, so nakita nyo naman yung inspection natin. So, sorry, wala ng sound. Hindi ko na ano, na-unmute. Ayan, so, ayan guys. Tinatanggal ko lang yung mga ano, thermal pad niya. Thermal pad siya guys, hindi siya thermal paste. Natunaw na lang siya dahil hindi man lang nagpalit yung may-ari. So, tinamad. O, hindi marunong siguro. So, no, not literate sa computer. Yeah, so ang issue guys nito ay ito po ay may display. Ang issue niya ay corroded thermal pad residues, dust with kalawang. Ayan, so as you can see. So visa inspection, so kailangan ng babat and ultrasonic cleaning. So ayan. As you can see. Okay? This card is working, okay? I repeat, this card is working. So, no, ang issue lang niya is glitching garbage display. So, yun ang issue niya. Ibig sabihin, so, may display po siya. Ibabalik natin siya ng display. Kaya lang, masama niyan. Pagbalik natin, wala ng display. Yan. Pero kita naman sa mga ebidensya na pinapakita natin is nagpapatunay na may issue talaga yung card niya. Sa super dust, halos nakita nyo. Ang tagal, nag-drill pa ako nung ano para matanggal yung ano. Kinalawang na po siya to. So, para na rin itong ano eh, nasa hukay na to guys, itong video card na to. But, after restoration natin, pag na-ultrasonic cleaning natin, so doon natin malalaman na kung pwede pa siya o hindi. Okay guys. So, yan guys, update ko kayo tomorrow. So, ngayon ay October 28, 2023, 6 p.m. So, hanggang alas 6 lang po tayo. So, update ko kayo tomorrow, Linggo. So, mag-open tayo ng Linggo kasi holiday tayo. Wala tayong pasok ng 30 hanggang ados. Okay? Yan. So, yan po muna ang update natin dito sa video card na to na nare-repair. Yan. Hello guys. Good afternoon. So, today is October 29, 2023, 3:44 p.m. So, guys, ito na yung updates natin dito sa video card na nare-repair natin na Sapphire RX 6600 XT 8GB. So, okay na siya guys sa ultrasonic cleaning lang tapos natanggal talaga yung mga dust and corrosion siya guys. So ito na siya, running siya, benchmarking. Yan, finish na nga kanina pa yan dyan. So ito na guys, so updates ko kayo. Ito na yung updates ko sa inyo. Yan, so napakalinis guys itong PCB niya. Wala naman ako pinalitang coil piyesa. So yung mga coil, kahit kinalawang siya, natanggal natin siya via ultrasonic cleaning. So binabad ko siya sa lacquer blue. Halos magdamag kasi nakalimutan ko rin siya. Yun. Nababad ko siya magdamag simula kahapon. So ngayon Linggo, nag-resume tayo ng repair is alas 12. So ayan. So okay naman yung pagkakababad natin kasi ang mga coil nito is matitigas naman. So hindi naman dali ng pagbinabad sa cleaner natin. So okay lang siya. So nakababad yun sa cleaner. So napakaganda ng PCB niya. Mukha na siya brand new guys. Ayan, napakaganda na niya. Yung mapansin nyo, yung super dust niya. Pati yung kanyang tayo na tawag dito, yung kanyang heatsink. Yan, in ultrasonic cleaning ko siya guys. So natanggal yung kanyang mga dust. So talihin din naman siya fully clean yung kanyang ano. Kasi yung dust ng radiator guys, sa radiator, yung sasakyan. So, mano-mano yung guys sinatanggal. So, ito, nabawasan naman kahit papano na halos naka, ano naman. So, malaki yung binawas na, ano. Halos makikita mo yung hindi na lang kayang-kayang kutkutin ang hindi makuha. So, ano yan, malinis na yan guys. Butas na yung pinaka-radiator niya. Ibig sabihin yung hangin, pasok na siya guys dito, ayan. So, temperature niya, malakas ang hangin dito, saka dito. Ayan. Saka dito sa may ilalim at sa may back. So, yan yung mga singawan lang. Yeah, so okay na siya guys. Temperature niya guys is running lang siya ng 64 degrees Celsius. So tayo ay naka-extreme testing sa tayo guys. So ang EPS dito running guys, umabot siya ng 149, 192 hanggang 250 plus. Yan. Yan. Pero dito guys, ang score dito sa ating benchmarking, so ang EPS niya is 179, 177.9. Tapos score niya ay 4,400. Tapos yung minimum EPS, 23. And maximum EPS is 432. So, yun yung nakalagay sa kanyang score. So, ang taas ng ano nito guys, ng kanyang GPU clock. Yan, based sa nakita ko,
This is a 6600 model. So ang taas ng GPU clock niya is tumabot siya ng 2500. Tapos memory clock is 19. Pero yung EPS niya guys, kung papansinin natin sa versus RTX 3070, ayan, RTX 3070, 3080, 3090. Ayan, kahit sa 3070, yung 3070 kasi ang EPS niya masyadong mas mataas kaysa dito. Sa ano? Ayan, 8GB din to guys ha. Ayan, 8GB rin itong ano natin. Tama ba 8GB? Ayan, 8GB. 128 bit lang. Kaya lang mababa lang yung bit niya. So, yun doon lang tayo nagkatalo sa bit. Yung iba kasi, mataas yung bit. Yung mga RTX 3070. Hindi ko alam kung anong katapat nito sa ano eh. Sa NVIDIA. Kung 2060 o ano eh. Kasi, dinaanan niya. 5500 XT. 5600 XT. 5700 XT. And, sumunod na kasi ay 6800 XT. So, yung kanya, yung tatlo. So, hindi ko alam kung 5500 so tinapat sa 1660, then yung 5600 is tinapat sa 2060, 2080 yung 57. So, I don't know, hindi ko alam kung RTX 2070 ganyan kung tinapat yung 5700 XT. So, yan. Pero yan yung version niya, guys. Kasi kung titingnan natin doon sa ibang ano naman, kasi this is nanometer, 7mm nanometer na siya, compare halos sa mga RTX, tapat na talaga siya. So, 6600 na to. Yan, tapos, yung kanya kasing shaders, so, tumabot siya ng 2048, yan. Yung shader niya, tapos DDR6 siya, Samsung Memory 8GB, yan, 128-bit lang. Mababa lang yung bit niya. Yun lang yung kaibahan niya. Pero yung GPU clock niya guys, mataas talaga. 2,200, 2,300. Yan, tapos default clock niya is 2,300 ganyan. Memory clock is 2,000 lang talaga. Yung boost niya is 2,500. Kaya nakikita natin sa GPU clock is 2,500 yung pumapasok. Kasi yung boost niya, nakaano siya. Pero wala naman itong switch. Yan, napakalinis na niya guys kumpara dun sa dumating sa atin ay mukhang galing sa putikan. Yan, hindi naman galing sa putikan, talagang parang napaka-corroded na corroded niya. Ito, picture card nito guys. Tapos nung malinis ko guys, ultra by ultrasonic clean. Napaka ano niya talaga, napakaganda, linis ng PCB. Para mukha na ulit siya brand new. Yan. Yung mga kalawang nawala na. Galing eh, galing ng ultrasonic cleaning. So yan ang the best sa cleaning method. Yan. So okay na okay guys. Yan, stress test. Baba lang ang temperature niya. Yan, hindi lang support niya yung CUDA. Yun, wala siyang CUDA. Available siya ay Computing Technology 6, Ray Tracing, OpenGL, wala din pala siyang P6 at saka CUDA. So, hindi ko alam yung, kasi kalimita kasi yung P6 nakikita ko yung sa NVIDIA. And dito, hindi ko lang alam kung may P6 din siya. So, meron na rin ko yan, hindi mga wala. So, kompleto siya eh. Yun sa ibang RTX. So, dito, wala siyang CUDA at saka P6. So, yan. So, 7 nanometer na yung ano niya, guys, yung GPU chip. So, yung latest version na kasi ito ng ano, GPU chip na ginamit. Yung manipis. Super nipis niya. Yan. Navi 23 GPU chip. So, ito yung latest version. The version Z1. Yan. So, okay na siya, guys. Pass na po yung sa stress test natin. Ayan. Ang issue niyan, nagka-crash under load. Ayan. So, yung nire-repair natin kahapon na Isorix na nagka-crash under load. So, hindi na din natin na-repair yung Isorix. Bali, sira na talaga yung GPU chip niya. Ang nangyayari sa kanya, yung GPU clock niya at saka memory clock. Nagsi-zero-zero visibility. So, sira talaga yung GPU chip ng Isorix. Wala, kahit anong gawin ko, talagang sira. Walang ibang issue na ano. GPU chip talaga. Ayan. Ay, medyo mahal na magagastos. Ayan. Kaya, si customer ay decide na lang na kunin na lang. Kukunin daw niya kasi may display ba daw sayang. Yan. Kasi ano eh, kahit taasan ko guys yung pan-speed niya, sa heat temperature, maabot lang talaga yung 65 degree. Nagahang na siya yung Isorix na RX 580. So ano kasi siya guys eh, talagang ano siya, refurbished. So over temperature na yung ginamit dun sa pagpapalit ng mga piyesa. Pinalitan kasi ng mga piyesa eh, refurbished siya no. Isorix. So, sakit sa ulo guys. Meron pa dito back job Isorix din. So, ano siya? Ganon din. Galing din sa repair technician. Puro flux.
Andito siya. Nag-error code 43. Ang issue niya before, no display. Tapos pinatako yata yun ng BIOS chip. Kumana nag-display na stress test. Tumagal dito. Ilang araw dito guys. Yung Isorix na yun. Tinagamit na sa games. Ginagamit sa work dito. Sa trabaho dito. Hindi naman siya nagka-issue. Nung sa customer, nagka-issue na. So, hindi natin alam kung anong mga nira niya na games. So, ano, anong klase yung pinagamitan niya. Error code 43. Pero ito guys, itong video card na to ngayon. So, ang issue din nito is yung crash underload. So, talaga magka-crash talaga siya underload kasi kitang-kita naman dun sa unang video, unang video natin na talaga matindi yung tama nitong video ko. Buti ano nga, swerte pa ito guys kasi itong GPU na to, yung ganito. Sirain niyan guys, ang dami niyan dito, mga ganyan, mga shorted ang chip, yan. So, yun, mga donated lang ng customer. Yung mga Sapphire na ganito guys, na version. Sapphire 5500 XT hanggang 6600 XT. Ang dami niyan dito guys, mga donated. Tapos yung matataas na XT. Yan, mga donated. Mga sirain niyan guys. Maswerte na lang itong Sapphire na to. Talagang crash underload. Tapos hindi naman siya ginalaw nung may-ari. Kasi hindi marunong yung may-ari o ari ko. Medyo wala din alam sa computer. So, ang naging issue lang nito, yung thermal pad talagang simula nung pagkabili. Yung thermal pad at thermal paste ni hindi man lang ginagalaw. So, ang issue, kaya nagka-crash underload. So, overheat. So, yun po yung nagiging issue niya. Yan, super okay na po siya. Yan. Ayan, nagpas na sa stress test eh. Yan. So, at least hindi na sira yung mga piyesa. Tapos, wala tayong pinalit ang PSI din. Hindi masyado malaki yung gastos ng customer, guys. Kasi, yun, mura-mura lang yung gastos, magagastos niya kasi walang parts na pinalitan. Additional lang, thermal pad lang yung pinalitan na yun. Medyo mahal-mahal lang yung thermal pad kasi gumagamit tayo ng thermal pad na original sa thermal paste. Original ginagamit natin. Hindi tayo nagamit ng fake. Kasi kung mumurahin kasi yung ano, wala. Sakit sa ulo yun pag gano'n. Hindi ako nagamit ng mumura ng thermal pad. Gusto ko yung pag ginamit natin is pang long term. Mga isang taon, ganyan. Para maganda. Hindi back job. Para iwas back job. Ayan, so successfully guys. Working siya. Videoan ko siya mamaya. Send ko sa customer. Okay guys, so yan lang ating update sa video card repair. So today is Sunday. So nag-OT lang tayo ngayon Sunday. Sama natin isang technician gawa ng close tayo ng October 30, butuhan hanggang ados na. So, close tayo na. Okay? So, resume tayo ng ados. Ados or atres. Ganyan. So, ayan guys, ang updates sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga bagong salta sa aking YouTube channel. Like and comment and pakishare na din po. Okay? So, hanggang dito na lang po. Happy Sunday sa inyong lahat. Bye-bye!